pag sira ang thermal fuse, automatic na tayo kailangan magpalit ng capacitor. Magandang araw sa ating lahat. Gusto ko magpasalamat sa aking mga subscribers. Maraming salamat sa inyong suporta. Ito, may gagawin tayo isang electric fan. Turn on natin. Napansin ninyo, hindi siya umandar. So, tanggalin muna natin yung kanyang front guard, yung blade at saka yung back guard. So, ngayon, buksan natin yung fan motor cover. Pansin ninyo, ang cover niya ay nakaklip. So, gagamit tayo dito ng dalawang flat screwdriver. Yung gagawin natin, yung isang screwdriver, iaangat natin yung plastic na nasa harapan. Tapos, yung isa pang screwdriver, itutulak natin yung clip pababa. So, ayan na, mabuksan na natin yung fan motor cover. Ang sunod natin na gagawin ay magsusuka tayo ng resistance. So, naka times 10 ang ating analog tester. Inilagay natin ang ating test rod dun sa mga terminals ng plug. At pinihit natin yung switch ng electric fan. Wala tayong nasukat na resistance. Okay, so i-check natin ang continuity mula sa plug papunta dito sa may switch. So, inilagay natin ang test rod na pula dito sa isang terminal ng plug. Tapos, yung itim na test rod ay inilagay natin doon sa isa pang wire sa kabila. Yan, meron tayong na sukat na continuity. Tapos, sa kabilang terminal naman ng plug, ayan, meron din tayong nakitang continuity. So, ibig sabihin, okay ang wire mula dito sa plug papunta sa switch. Sunod natin na gagawin ay bubuksan natin itong fan motor. Dahil sigurado tayo na sira na talaga ang thermal fuse nito. Nasisira ang thermal fuse o nag-o-open ang thermal fuse dahil ito sa sobrang init doon sa stator coil. Kaya kung hahanapin natin ang thermal fuse, hanapin natin ito doon sa may banda ng stator coil dahil ito ay nakadikit doon sa stator coil. Ano? Nangyayari yan, nasisira ang thermal fuse ng electric fan, lalo na pag ang electric fan ay buong araw na ginagamit, hindi man lang nakakapagpahinga. Dahil sa araw-araw siyang nagagamit, halos 24 oras, so kaya nasisira ang thermal fuse. Bumibigay dahil sa sobrang init. So, ito na, nabuksan na natin ang fan motor. Tingnan natin ang stator coil. Ayan siya. Sa tingin ko, okay pa naman. Dahan-dahan lang natin tanggalin ang back cover. Okay? So, titingnan natin dito yung lokasyon ng thermal fuse. Sige. So, ayan. Diyan banda, hanapin natin ang thermal fuse. So, makikita ninyo ang white na yan dyan. So, andyan yan yung thermal fuse. So, ang gagawin natin dito, puputulin yung thread. Ano? Nakita na natin yung kanyang thermal fuse. Yan ay nakadikit doon sa stator coil. Okay, so ipapakita ko sa inyo kung paano ang pagtesting nito, kung sira na o hindi pa, pero sigurado tayo sira na talaga ang thermal fuse nito. Yan. So, i-check natin ang kanyang continuity. Gagamit tayo ng analog tester. So, ito na, naka times 10 tayo. Sukatin natin ang continuity ng fuse. So, makikita natin, ayan, wala na talagang continuity. So, nag-open na siya. Ang gagawin natin dito, magdudugtong tayo ng bagong fuse. Ayan na, meron ako ditong fuse na ipapalit doon sa nag-open na thermal fuse.
So gagawin natin dito, i-connect lang natin siya. Tapos ito i-check muna natin yung thermal fuse na ipapalit natin doon. Siguraduhin natin na okay ito. So check natin ang kanyang continuity, yan. So far okay naman. Meron naman tayong na susukat na continuity. Gagawin natin dito ay hinangin natin ang thermal fuse. Ayan na. Paalala lang, pag maghihinang ng thermal fuse, dapat ay mabilisan. Magkaroon tayo ng interval sa paghinang mula sa isang terminal ng thermal fuse. Magbigay muna tayo ng ilang segundo bago tayo maghinang doon sa kabila ng terminal ng fuse, para hindi masira ang thermal fuse na ikakabit. So i-check natin yung kanyang continuity. Okay na siya. Tapos i-check din natin yung kanyang resistance mula dito sa kanyang plug. Turn on natin ang electric fan. So meron na tayong nasukat na resistance. So okay na tayo dito. Yung thermal fuse lang talaga ang sira nito. Ikakamada ko lang ito, tapos ititesting natin kung aandar na ba itong ginawa natin. So ito, isasaksak ko na. Tapos pipihitin ko yung kanyang switch. Parang napansin ko, umuugong lang siya. So hindi siya umikot. Malamang ay may sira pa ito. Tapos nakita ko itong capacitor, i-check natin. Pero kung titingnan natin ang capacitor, ay okay naman, hindi naman siya bloated. So pero i-check pa rin natin yung kanyang capacitance. Malamang ay mababa na ang capacitance nito dahil nasira ang thermal fuse. Base sa aking experience, pag nasisira ang thermal fuse, automatic sira rin ang capacitor. So sukatin natin ang kanyang capacitance gamit tayo ng digital tester. Iset natin sa capacitance meter function ang ating digital tester. Ito, sinusukat na natin ang kanyang capacitance. So meron tayong nasukat na 256 nanofarad. So parang ano na siya, open. So hindi na siguro ito nagcha-charge. Wala oh. Nanofarad. Hindi siya nagma-microfarad. So pag ganyan, magpapalit tayo ng bagong capacitor. So siguraduhin natin yung ipapalit natin na capacitor ay katulad ng value ng sirang capacitor. So ito, testing din natin yung bagong capacitor natin ipapalit. Ito ay 1.5 microfarads. Ayan. Tinitesting ko siya. Ayan. Meron tayong nasukat na 1.535 microfarads. So itong ikakabit natin dito sa electric fan na inaayos natin. Okay? So ito, ihinang ko dito yung kanyang capacitor, pero nilinisan ko muna ang aking soldering iron para mas maganda yung ating gagawin na paghinang. So pinapakita ko rito paano ko inihinang ang capacitor sa electric fan. Ayan, naikabit na natin ang kanyang capacitor doon sa kanyang fan motor. Ang sunod natin na gagawin ay itetesting na natin itong electric fan. Ito, isasaksak na natin. Tapos i-turn on na natin ang switch. So ayan, makikita na natin na umiikot na yung ating shafting rod. So ibig sabihin, yung sira ng electric fan na ito ay ang thermal fuse at saka yung kanyang capacitor. So ibig sabihin, pag sira ang thermal fuse, automatic na tayo kailangan magpalit ng capacitor. Yan ay base sa aking experience, at nakita din natin yan dito sa ginawa nating electric fan. So ang susunod natin gagawin dito ay ika-cover lang natin itong kanyang fan motor, tapos ibabalik na natin ang kanyang fan blade. Okay? So ito na,
naikabit na natin ulit yung kanyang fan blade. So, ito, tinesting na natin. Okay na siya. So, hanggang dito na lang ang video na ito. At kung meron naman kayong natutunan sa aking tutorial ngayon, ay maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel bilang suporta ninyo at para pa ako mas ganaang gumawa ng mga videos na katulad nito. I-like, tapos i-share nyo na rin para makatulong sa iba. Hanggang sa muli, maraming salamat po.